So, example natin yung assignment. So, make sure na naka-turn in na ng assignment. Eh. Discuss ko na yung sagot. So, and then itutuloy natin yung, ano, yung letter B dun sa last example. So, last time, nag-design tayo ng sequence detector using D flip-flop. So, ngayon, dun sa letter B, ang gagamitin naman natin is JK flip-flop. Then, mamaya, nasagutan natin yung assignment. Okay, so dun sa last example, ano nga yung apat na scenario na ma-encounter ng circuit? Or apat na states na gagamitin na ginamit natin dito. Ano yung apat na yan? So, ano yung nare-represent ng mga yan? Anong scenario description niya? Anyone? Ah, ano yan? Ano yung meaning ng mga yan? S0, S1, S2, S3. Ano-ano yung pinapakita nito? Ah, sige. Sinong gusto mag-try? Sige, Narvaez. Okay. No logic 1. Okay, next. S1. Okay, so 1 logic 1 detected. Okay, yung S2. Okay, 2 consecutive logic 1. And then yung S3. Okay, 3 or more consecutive logic 1. Okay? So ito yung apat na states na ginamit natin last time to represent the four scenarios na pwedeng ma-encounter ng sequence detector circuit. Pwedeng walang dumadating na logic 1, so S0 yon. So yung state na yon is S0. S1 kapag may isang pumasok na logic 1. S2 kapag dalawang magkasunod. And then S3 kapag tatlo or pataas na logic 1 na magkakasunod. So yung S0, S1, S2, S3, nag-assign tayo dito ng ilang bits na binary data. Ilang bits yung ginamit natin to assign a binary value dun sa apat na states. Okay, 2 bits. Okay, so S0, 0, 0, S1, 0, 1, S2, 1, 0, and then S3, 1, 1. So ito yung nangyari, ginamit natin yung state assignment process para mag-assign tayo ng 2 bits dun sa apat na states. Okay, so isulat ko lang ulit yung state diagram niya dito. So meron tayong apat na circle. So this is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So yung 0, 0, ito yung S0. Ito yung S1, S2, S3. Okay? Buray na natin to. Okay, so pag 0, 0 or S0, sulat ko dito sa baba, S0 is 0, 0. S1, 0, 1. S2, 1, 0. At S3, 1, 1. So pag 0, 0, then 0 ang input. So sabi ko last time, babalik ka lang lagi sa sarili niya. Ang input mo dito 0, output 0. So, kailan lang na lang ulit tayo magkaka-output dito na 1? Kailan lang may 1 sa output? Dito sa circuit. Anyone? Kailan lang tayo may logic 1 sa output? Ano sagot? Kailan lang may 1? Kapag? Hindi, hindi dalawa. Ilan dapat? So, saang state lang tayo magkakaroon ng output na 1? Anyone? Oh, mali ha.
Okay, so sa S3. So as long as ang present state mo S3, dun ka lang may logic 1 sa output. So after nito, pag 1 ang input from 0, 0 ka, pupunta ka kay 0, 1 or S1. So 1 input, output 0 pa rin. If nandito ka na kay S1, which is 0, 1, then 0 ang naging input, babalik ka lang dun sa simula. 0, 0. Pero kung 1 na yung sumunod, so dalawa na yung magkasunod na logic 1, papunta ka dito. Okay? So if 1, 0 ang present state, nag-input ng 0, so babalik ka ulit dun sa simula. 0 input, output 0. And then pag 1, tatlo na yung magkakasunod, dito ka pupunta. So dito, 1 ang input mo, pero ang output mo 0 pa rin. Kasi papunta ka pa lang dun sa S3 or sa 1, 1. So magkakaroon ka ng output na 1 as long as dito manggagaling yung arrow sa 1, 1. So halimbawa, 0 yung input, since present state tayo, dito ka pupunta, 0 output 1 mo. Kasi yung output natin will always be based on the present state sa pinanggalingan ng arrow. And then kapag 1, so dito ka naiikot. Okay, so ito yung state diagram last time. Gagawan lang natin siya ng state table para ma-construct yung sequential circuit using JK flip-flop. Okay, so dun sa state table, may present state. Ilan yung flip-flops dito sa present state? Ilan yung flip-flops? Okay, dalawa. So flip-flop A and flip-flop B. So may isa tayong input. So that is input X. Okay, and then next state. Next state natin dito is AB. Same nun sa present state, dalawang input mo. And then after that is meron tayong output Y. Okay, so ang dadagdag lang natin dito will be the flip-flop inputs. Which is, since ang gagamitin natin JK flip-flop, ano-ano yung mga flip-flop inputs na ilalagay ko dito? For JK flip-flop. Okay, so JA, KA, at JB, KB. Okay? So dito sa TS at sa input, so lagyan mo lang ng mga values ng binary. So since tatlo yung variable na yan, 8 combinations tayo dito. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So 8. And then 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay? And then based dun sa state diagram, lalamnan mo yung next state at output. So sabi ko kanina, dito ka lang magkaka-output sa last two. The rest 0, 3, 4, 5, 6. Okay? And then for the next state, i-trace mo lang yung mga arrows. Mag-start ka dun sa 0, 0. Pag 0 ang input, so basically next state mo 0, 0 din. Pero pag 1 ang input, pupunta ka kay 0, 1. And from 0, 1, nag 0 ang input, so babalik ka sa 0, 0. Pero pag 1, punta ka kay 1, 0. And then if 1, 0 yung present, nag input ako kay x ng 0, so ang next state nito, 0, 0. Pero kung 1, ang next state niyan will be 1, 1. Okay, and then 1, 1, input 0, so 0, 0. Pero kung 1, balik sa sarili, 1, 1. Okay? So yung value mo for next state naka-base sa state diagram. Kung paano yung flow ng mga arrows, kung saan pupunta. Okay, so paano natin lalagyan ng value yung JA, KA, JB at KB? Paano natin lalagyan yun ng value? Anyone? Paano natin alamin yung logic values na ilalagay natin sa J sub A, K sub A, J sub B, at K sub B. So, dun muna tayo sa J A at K A. Paano? Saan natin i-base? Table ng? Okay?
Okay. So, mag-base tayo sa excitation table or characteristic table ng JK flip-flop. Okay. So, kung ito yung table ni JK flip-flop, okay, so pag 0, 0, ano nga yung nangyayari kay JK? Pag 0, 0 ang value ni J at K? Ano operation yun? Ano operation ni JK flip-flop pag 0, 0 si inputs? Ano ba? Okay, hold. Hold lang. No? Hold or no change? Hold yung data. So pag 0, 1, pag 0, 1, ano nangyari? Ano tawag natin dun? So, 0 or reset. Okay? Reset or 0. Pag 1, 0, this is 1 or set. Okay? And then, pag 1, 1, so ito yung complement. Okay, so based dito sa table na to, ni JK flip-flop, alamin natin yung value ni J at K for flip-flop A. Ang pagbabasehan natin is yung table at yung present state ni A at next state ni A. So, paano natin alamin yun? So, ito lang yung pagbabasehan nyo. Yung present state ni A at next state ni A and then itong table na to. Okay? So, unahin natin yung first combination. So, for the first row, first combination, we have present state ni A, 0. Ang next state niya dito, 0 din. So, ano nangyari? Ano nangyari dun sa event na yon? Present state A, next state ni A. Ano nangyari dun sa JK flip-flop? Okay, na-hold yung data. No, kasi hindi nagbago. Present state mo 0, next state mo 0. So, na-hold yung data kasi hindi nagbago. Ano pa? Meron pa ba iba? Oh yes, Bihag. Nakala ko sasagot ko eh. Oh, ano sa tingin mo sagot, Bihag? Doon sa tanong ko. So yung question ko, so sabi ni Billy Ganyo, na-hold yung data. Kasi from 0 naging 0. So aside sa pagka-hold ng data, ano pa dito sa apat na operation ni JK flip-flop yung pwedeng pasukan ng pangyayari na yan? Aside dun sa hold, meron pa ba? Okay, na-reset. Bakit na-reset? 0 ang next state, hindi output ah. Next state. Okay? So, pag reset, 0 ang next state. Which is yun din yung nangyari dito. Kasi kung titingnan mo yung next state natin dito, naging 0 siya. So, ibig sabihin, itong dalawa, yung first two dito, pwede mo palang gawin yan para mapalabas yung nangyari dun sa present state at next state ni A. So, dito sa dalawang condition na to, yung J natin, anong value? Anong value ng J dun sa dalawang condition na yan? Parehas? Parehas ano? Parehas 0. Tama? So kung parehas sila ng value, yun ang ilalagay mo na value niya dito sa table. So pagdating doon sa K, magkaiba. So ano ilalagay ko? Sa KA. Okay. So doon na papasok si don't care condition. Okay? So naging don't care conditions to. Kasi di ba ang definition natin ng don't care condition, pwedeng magkaroon ng value na 0 or 1. So, umbaga, kahit alin dun sa 0 at 1, pwede. So, that is don't care conditions. Wala na tayong pakailan kung ano yung maging value niya. Kahit yan is 1, kahit yan is 0 ang value. So, it won't matter dun sa output or dun sa next state. Okay? Kaya naging don't care condition yung KA. Kasi pag tinignan mo dito, ito 0, ito 1. So, pwede palang dalawa yung maging value niya, maalin dun sa dalawa. While yung J, pareha 0 dapat. Kaya 0 siya. Fixed value mo 0. Okay? So, dito sa kasunod, 0.
present, 0 din ang next state. So, katulad nung nauna. So, kaya ito, 0x din. So, yung pangatlo, 0, 0. So, ganun din, 0x. Pagdating dun sa pang-apat, 0, naging logic 1. So, ano yung operation yan kay JK Flip-Flop? 0 naging 1. Saan yung papasok dito? Anyoso. Zero naging one. Saan papasok? Saan? Saan? Set. Sure ka na. Anyoso, sure ka na. Set. Okay. Tama yun. Ano pa? May isa pa. So, tama to. Set. Ano pa yung isa nyo? So? Okay. Complement. So, itong dalawa. So, kung set at complement anyo so yung nangyari, ano yung value ko ng J dito kay JA? Ano yung magiging value natin ng J? Okay, 1. Very good. Ay yung K, KA. Si Anyosa. Anyosa, ano value? Bakit 0? So, tama yung una mo, 1. JA is 1. Kasi parehas 1 dito. Paano yung KA? Dalawa yung value. 0 at 1. Okay. So, don't care conditions yan pag magkaiba dito. Okay? So, this will be x. Okay, next. 1 naging 0. Bagasina. Anong operation to ni JK Flip-Flop? Logic 1 ka sa present state, naging 0 ka sa next state. Anong operation ni JK Flip-Flop to? Okay, tama. Reset. Ano pa yung isa? Not hold. Ha? Huh? Oh, bagasina. Ano? Tama yung una mo. Reset. Kasi naging 0 ang next state. Ano yung isa? Bakit complement? Ulit, bakit naging complement? So, nagbago. Tama. Yung present state mo, 1. Next state mo 0, so naging complement. Okay? So ano ngayon yung value ko ni JA at KA dito, Bagasina? 1x. Bakit 1x? So reset at complement tayo. X1. Sure ka na?
Okay, so tama yung X1. Kasi yung, bakit naging X yung JA natin, Bagasina? Bakit naging X si J sub A? Oo nga, bakit nga naging X siya kung reset at complement? Ano ang pinagbasehan mo? So, pag titingnan mo, di ba ito yung reset natin, itong nilagyan ko ng blue na to, is your reset. So, pag reset ang J mo 0, K is 1. Pag complement, parehas 1 yung J at K. Okay? So, pag tiningnan mo yung magkatulad na value, so itong dalawa na to, so dito yung J natin, magkatulad ba ang value o magkaiba Magasina? Yung J. Magkaiba. So, pwede ka magkaroon ng value 0 or 1. Tama? Okay. So, pag ganun yung condition, so siya yung magiging don't care. And then yung isa, yung K natin, anong value ng K? 1. Okay. So, 1 parehas. Parehas silang 1. Kaya 1 din yung ilalagay mo dito. Okay? Okay. Ito next. Logic 1 naging logic 1. Saan po operation ng JK flip-flop papasok to? Aquino. Logic 1 naging logic 1. Anong operation ni JK flip-flop to? Okay, no? Isang ka. Asa na si Aquino? Wala? Okay, sa yung recitation. O, sino gusto mag-try? O, Corpus. Saan to? Okay, tama. Hold. Pwede rin sa? Okay, pwede rin sa set. So, anong value ng JAKA? Okay. Okay. Okay, very good. So, ganun lang kasimple, no? Pag nakuha mo na yung pattern, madali na sunod-sunod. Okay, next. 1, 0. 1, naging 0. Meron na tayong katulad yan. Ito, kokopyahin mo na lang. So, x1. And then, 1, naging 1. So, yun na din yun, x, 0. Okay? Question dito. So, pag, okay, malilito dito kasi once na malito ka dito, pagkuha ng value ng flip-flop inputs, mali na agad yung design mo na ng, ano, sequential circuit. Okay? Next, try natin yung JB and KB. So, same process. Ang titingnan mo lang dito, yung present ni B at next state ni B. So, dito, 0 papuntang 0, katulad lang to nung kay A, kaya 0, X din. Next, 0 papuntang 1. So, yung 0 papuntang 1, papasok siya sa complement at set. So, in that case, this will be 1x. No. So, after that, 1 naging 0. So, papasok ito sa complement at reset. So, dito, x, 1.
Okay. And then 1, 0 ulit. So x1 ulit. So ito, 1, naging 0. And then 0, 0. So 0x ulit. Then 0, 1. Meron na tayo yan. So 1x. Nasaan na tayo? 1, 0, x1. And then 1, 1, x, 0. Question. Okay? So wait lang ha. Balik ako in 2 minutes. Okay. So after ito, ano kasi na gagawin natin? After makuha yung values ng okay, so magke-came up na tayo. Sobrahin ko na to. So came up. So ilang came up yung gagawin ko? Okay, 5. Kasama output. Since nakuha na natin yung equation ng output, huwag natin siya isama. So, di ba yung output y is ab last time? No? So, hindi, wag na natin came up yan. Alam na natin yan. Eh. So, ang came up na lang natin yung apat na inputs ni Flip Flops. So, let's start with ja. Okay? So, ilang variable na came up to? Ha? Ilang, ilan? Wala ba? 3 variable, di ba? 3 variable came up. So, which is 8 cells. So, 3 variable came up. Okay, so dito is A, B, X. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay, so for JA, meron ka lang logic 1 dun sa pang-apat. So this is 0, 0, 0, 1. And then the rest don't care. So ano yung i-group ko dito? Anong groupings? Basilio. Okay. So isa lang. Tama? So ano equation nito, Basilio? Okay, JA is equal to BX. Okay, next, for KA. For KA, same format ng K-map. So, 3 variable. Okay, so for KA, we have X, 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 and then 1, 0, 1, 0. So, paano ang groupings nito? Paano natin go-group? Isang apat.
Alin yun? Okay, tigkabilang gilid. Tama? Okay, so ito, sasama ko siya dito. Okay, so ano equation ni K sub A? Ano equation natin dito? Mali. Hindi A not X. Ulit. Anong equation natin? Oh, sige. Sino gusto mag-try? Oh, Madeha. Okay, X not. X not lang. Okay, next. J sub B. For J sub B. Okay, so for J sub B, we have 0, 1, x, x, and then 0, 1, x, x. Okay, so madali lang ulit ito. Apatan lang ulit ito. Yan. So, J sub B natin is just equal to x. Okay, so yung last came up is para kay K sub B. Okay, so A, B, X. 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 0. So this is X, X, 1, 1. X, X, 1, 0. Tama ba? So paano ang groupings? Oh, Villarreal. Okay. And then? Okay. So, apat din. Tama? Okay. So, ano equation natin, Villarreal? Okay. A naught plus X naught. Okay. So, after nyan, pwede na natin kunin si, or go, i-drawing yung circuit. No? So, redraw na natin yung circuit. So, ilang flip-flops nga yung gagamitin ko? Ilang flip-flops? Okay, dalawa. Flip-flop A and flip-flop B. Okay, so ito si flip-flop A. Ang input mo dito, dalawa. So, meron kang JA at KA and then clock. So, input JA, input KA. So, dito we have JB, KB, and then clock. Okay, so ang output mo dito is A. So, may output ka rin na A naught. Pwede hindi mo na ilagay kung hindi mo gagamitin yung A naught. And then B at B naught. Okay, so ang una ikokonekta mo yung clock. Pagkabitin mo yung dalawang clock nila, and then nakakabit siya sa external clock source or clock pulse. So after that, si JA is equal to BX. So isulat ko dito yung mga equation. JA is BX. KA is X naught. JB is X. KB is A naught plus X naught. Okay, and then yung Y, AB. So, yun yung mga equations natin. Okay, let's start with JA. So, BX. No? So, end gate. And then, ang input mo dito is X at B. So, ito yung papasok dun sa JA. Okay? And then for KA, kailangan lang natin ng inverter. And then yung papasok dyan is X. Next, J sub B. So, galing lang dito. Pwede ka nang kumuha dyan.
And then K sub B, so OR gate naman dito. Ang kailangan natin is X naught. Pwedeng dito ka na kumuha ng X naught. At A naught. So ito si A naught. So ito ngayon yung papasok kay K sub B. Okay, and then ano na yung kulang? Output. So for your output equals sa AB, kahit dito mo na siya ilagay. So A and then B. Okay, so this is your output to I. Okay, question. So yan na yun yung sequence detector mo using JK flip-flop. So ano yung mas simple? Yung last circuit na ginawa natin last time or ito? Using JK. Pag pinag-compare niyo yung dami ng connection at components, ano yung mas simple? Using D flip-flop or JK? Okay, mas simple ito, no? Mas kokonti yung gates din na ginamit mo dito. Pero mas mahirap yung analysis niya kasi mas madami yung flip-flop inputs. Unlike sa D flip-flop, kokopyahin mo lang yung next state papunta dun sa flip-flop inputs. Okay, question dito. Ano na? Ulit, ulit. Ulit, corpus. Pwede rin yun. Patayo. Ano basta tama yung pagpa-plot mo nung ano values dun sa mga cells. So, halimbawa, ang ginawa mo ay ganito. So, AB muna, tapos X, ganyan. Tama ba, corpus? So, magiging ganito yung tsura nun. Tama? Kasi, AB ka, meron dito eh. Parang pahaba pa rin. Ah, yung AB na nasa taas. Ah, okay. So, pwede rin. Kaso malito. Lalo na kung ang ginawa mong state table, ang pagkakasunod-sunod is hindi ganun. X tapos AB, ganito. So, pwede rin naman. Kaso yung state table mo, para hindi ka malito, gagawin mo din ganyan yung arrangement. Kasi yung arrangement natin ng state table, ABX. Pag ganito yung ginawa mo, possible na malito ka eh. Kapag ganyan yung ginawa mo, pag i-plot mo na yung ganitong data, iisa-isahin mo ang pag-checking or for pag-check. Kailangan. Halimbawa, dito sa una, okay, so ito is 0, 0, 0. Pero pagdating dito sa pangalawa, ito na yung 0, 1, 0. Ito yung 0, 1, 0 dito sa table na to. Nagigets mo ba, Corpus? Okay. So, tapos ito yung 110. Ito yung 100. Then, ito yung 001. Ito yung 011. Ito yung 111. And then, ito yung 101. May mga nagkakabaliktad. Kasi nga, ang arrangement mo sa state table, ABX. Pero nung nag-plot ka ng K-map, XAB. So nag-exchange ng position lumipat yung X. No? Naging una siya kaysa sa maging huli siya. Pero kung tama yung plotting mo dito, kaso malilito kayo. Ang suggestion ko, kung ano yung arrangement mo sa state table, yun na din yung sundin mo sa K-map. Para hindi ka malito.
Okay. Kasi ganun yung karina yung ginagawa eh. Kung ano yung nasa state table or nasa truth table mo na arrangement, yun din ang gawin mo sa ano. Sa game map. Okay, so any question pa? Okay. So any clarification pa before tayo mag-proceed sa next? Okay, so wala na. Okay, so try natin sagutan yung isa sa assignment nyo. So in 3-bit binary counter using T flip-flop. So dun sa assignment nyo, pinagawa ko to using T, D, at JK. So dito sa example, gamitin lang natin muna yung T flip-flop. Para magkaroon kayo ng experience pagde-design ng T flip-flop. Okay, so dito, ano yung gagawin ng circuit? Sino makakapag-explain ng functionality ng circuit? Tatawag ako ha. Bolo. Bolo, anong functionality ng circuit na pinapagawa dito? Simula na? Simula? Ilan zero? Okay, so simula 0 0 0 hanggang 1 1 1. Okay, so nag-i-increase ka ng isa kada count, tama? Okay. So kung magka-count siya from 0 0 0 hanggang 1 1 1, ilan yung states? Brihildo. Ilan yung states nito? Okay, tama. 8. Okay? So meron tayong 8 states. Okay? So kung 8 yung states, and naka-indicate na dito na 3 bits, so pwede ako mag-construct na diretso ng state diagram na merong mga binary data sa loob ng bilog. So gagawa ngayon ako ng 8 bilog. 3, 4, 5, 6, 7, and then 8. Okay, so gagawa ngayon ako ng 8 bilog. And ang laman ng bawat circle dun sa state diagram ko is yung mga ika-count niya na binary data. From 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, at 1, 1, 1. So from 0, 0, 0, pupunta siya kay 001 sa next count. And then after 001, pupunta siya kay 010. And then punta dito. Pupunta ngayon dito. Sa 101, 110, 111. And then after 111, saan ang balik? Sa simula. Tama. So babalik ka ngayon sa 000. Okay? So dito na yung complete state diagram mo. So diyan lang nagsa-cycle yung ano sequence. So bibilang siya 000, 001 hanggang makarating ng 111 and then babalik ka sa 000. So ano yung magiging itsura ng state table? So sa state table, meron kang present state. Ilang flip-flops dito sa state table present state? Okay, tatlo. So meron tayong A, flip-flop B, at flip-flop C. So may inputs ba tayo? Meron ba tayong input? Okay, wala. So wala tayong input dito, wala external input. So yung magiging input mo lang will be the present state ng flip-flop or yung laman ng mga flip-flop at that time. So kaya ang kasunod na ilalagay mo lang, next state. So A, B, and C. So output, meron ba? May output ba? Ano output? Wala din tayong output, tama? So yung next na dito, flip-flop inputs.
Ano yung mga flip-flop inputs? Ano yung flip-flop inputs natin, Karyos? Okay. Okay. Okay, so dito sa present state, ito yung lalagyan mo ng values. Yung walong value ng state. We have 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, at 1, 1, 1. Okay, so based sa state diagram, pupunuin mo yung value ng NS or next state. So pag 0, 0, 0, anong next count? Anong next count natin dito, Kasinyo? Okay, 0, 0, 1. And then pag 0, 0, 1, anong next count yung 0, 0, 1? Sige, Kasinyo, tuloy mo na. Okay, next. Okay. 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 Okay, so pagdating dito sa flip-flop input, which is ito yung ikikame up natin mamaya, pagbabasehan ulit natin yung characteristic table nung T flip-flop naman. So dadalawa yung operation ni T flip-flop. Pag 0 ang input at pag 1. Ano yung operation ni T flip-flop pag 0 ang input? Dea pera. Okay. Pag 0, hold. Pag 1. Okay. Okay. So meaning, para dun sa T sub A, ang titingnan muna natin yung A flip-flop. So dito sa A flip-flop, 0, ang next state, 0. Ano nangyari? Flores. Flores, ano nangyari dun sa una? Present state, 0. Next state, 0. Anong operation ni T flip-flop yun? Flores. So si Flores, nandiyan ba? Oh, next, Formarad. Ano operation yan? Okay, hold. So kung hold siya, anong value dapat ng TA? Okay. So yung next. So ikaw na ulit, Formarad. Yung next. Okay, so 0 pa rin. Tama, mali. Okay, yung next. 0 ulit. Okay, yung pang-apat. Okay. And then, yung pang-lima. 0. Next. Okay, next. Okay, yung last. Okay. So as long as hindi nagbabago yung present at next, so 0 ang value mo kay T input. Pero pag nagkaroon ka ng changes dun sa present at next state, so doon ka lang maglo-logic 1 sa T sub A. So ganun din for T sub B at T sub C. So kay T sub B, yung una 0 to 0, so 0. And ito 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. So, alternating lang yan. Pagdating kay T sub C, Monteser, anong value ni T sub C? Monteser. Nasaan na si ano? Monteser, nandiyan ka ba? Wala. Ayan, recitation niya.
4 S. Okay, so 1 lahat. So kasi lahat, every step, nagkakaroon ka ng complement value sa next state. So lahat ito is logic 1. Okay? So pagki-key map natin, so start tayo kay TA. So 3 variable ulit yung map. Okay, so titignan natin TA. So we'll have 0, 0, 0, 1. And then 0, 0, 0, 1. Ayan. So ito lang ilulup mo. Okay, so TA will be equal to BC. Okay, so ito na equation natin. Next, 4 T sub B. Okay, so for T sub B, A, B, C. So 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. So alternating to 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, so apatan. So this is equal to C. And then for TC, kahit hindi mo na i-key map yan, since lahat logic 1, i-equate mo lang sa 1. Okay? Kasi lahat logic 1. Pag kinay map mo yan, i-group mo yung buong 8, which is equal lang sa 1. Pag lahat naka-logic 1. Okay? So, pag gagawa natin ng circuit nito, oops, dito na sa isang slide. Yan. So, meron tayong tatlong flip-flops. Okay? So, yung clock nila connected sa isa't isa. So this is your TA, TB, and TC. And then output A, output B. So ito yung output A not, output B not, output C not, and ito yung C. Okay? So for TA, ang equation natin BC. Ay, kabit pala muna natin yung clock. So clock connected sa clock and nakakabit sa external clock. Okay? And then yung TA is AND gate. So ang input mo is C at B. So B and C. Okay, next. Yung TB is just equal to C. So, yung C natin, tap ka na lang dito. Yung connected dito. Okay, so for the T sub C, naglagay ka na lang ng logic 1. Okay, so doon nakakabit si C. Okay, so tapos na. Yan na yung 3-bit binary counter mo. Pag sina-emulate mo yan sa multi-sim or any simulation software na electronics, pag kinabit mo yung mga output niyan sa mga ilaw, so iilaw yun, depende kung alin yung logic 1. So magka-count na yan. Okay? So any question? Okay, so kung gagamitin natin to ng JK at D flip-flop. So, same process yung gagawin mo. Mababago lang yung flip-flop inputs. Kaya dun sa assignment nyo, pag gagamitan nyo na siya ng JK flip-flop, so, madodoble yung flip-flop inputs kasi dalawa na yung inputs mo dun. And then, kung di, kakopyahin mo lang yung next state dito. Okay? Okay. So, any clarification pa dito? Okay, sige. Okay, so try natin yung isa. So, dun sa isang assignment nyo, isang item, given is state diagram na. So, may state diagram ka na, kailangan mo na lang kunin yung state table niya. So, dito sa state diagram,
Ang unang gagawin mo ngayon dito, pag tinignan mo yung state diagram, makikita mo meron kang limang states. And they are represented by 3 bits of binary data. So kung 3 bits yung binary data mo dito, ilang flip-flop yung gagamitin ko? Kung 3 bits yan. Reyes, Camille. Okay, tatlo din. So sa present state, meron akong tatlong flip-flop, A, B, C. So ilan ang input ko, Camille? Based sa state diagram. Okay, X. Okay, so kung tatlo yung input ko sa present, tatlo din si next state, A, B, C. Output. Ilan ang output natin, Camille? Okay, so isa rin, Y. Okay, so ang itri-treat mo na inputs ng buong sequential circuit will be the A, B, C, X. So kung yan is apat, so meron kang ilang total combination na input. Villarreal. Ilan yung magiging combination ko dito ng inputs at present state? So, di ba? Hindi. Di ba meron tayong tatlong present state, isang input. So, ilan yung total combination ko na isusulat dito sa pababa na to? Ilan? Kasi di ba tinitreat natin as inputs. O sige, ilan? Okay, so 16. Kasi meron kang apat na A, B, C at X. So we have 16 combinations. So 0, 1, 0, 1. Medyo madami ito. Okay. Okay, so dito is dalawa, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okay. So pag para ma-determine yung next state, so again, magbe-base lang tayo sa state diagram. Okay? So from 0, 0, 0, ano yung next state dito kapag ang input x is 0? Yain. Ano next state natin? Okay, 0, 1, 1. Ang output? Okay, pag 1, sana 1, 0, 0. Okay. Okay, sige, ituloy mo na hanggang dulo. 0, 0, 1, input 0. Okay. Okay, next. Okay. Okay, next. Okay. Okay, next. Okay, output. Okay, next. Okay, next. Okay, so 0, 1, 0. Output 1. Okay. Next. Okay. Okay, isa pa. Okay. Ay, sir.
Okay. So, yung wala dito sa state diagram, don't care conditions na yan. Katulad ng 101, wala ka na makikita dito ng 101. So, they will be treated as don't care conditions. Sila na yung mga unused states. No? So, di ba dun sa first lecture natin dito sa designing, so sabi dun sa description, kapag mayroon kang unused states, itreat mo siya as don't care conditions. So, ito yung mga yon. So, yung 101, pag ang input is 0, so hanggang dun sa 111, pag ang input is 1, don't care conditions na yan lahat. Okay? Oh yes, Madeha. So pinapahanap ko yung state table, so dapat kumpleto. Na kasi para masabi mong state table, dapat lahat ng combination nandun. Okay? So kasi pag kikmap, hahanapin niya yun, saan mo kinuha tong x na to, ba't wala sa state table. Okay? So after nito, anong kasi na gagawin natin? Anong kasunod? Anong kulang pa dito sa table na to? May kulang pa ba? Okay. So, kailangan natin ng flip-flop inputs. So, dun sa assignment nyo, tatlong flip-flops yung gagamitin nyo. Tama? D, J, K, at T. So, dito gamitin na lang natin yung D. So, kaya D, A, DB at DC. Okay? Okay, so dito sa kung D flip-flops yung gagamitin natin, ano yung ilalagay kong value kay DA, DB, DC? Set ko kukunin. Natin kukunin yung values doon. Okay, so copy mo lang yung next state ni A, ni B, at ni C. Okay, so this will be 0, 1, 0, 1, and then the rest is 0, at don't care. Okay, so si DB, ganun din, copy mo yung B, next state. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, and then X. And then D sub C, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, X. Okay? So pag kikay map, manahin natin si D sub A. So yung kay map natin will be 4 variable kay map. Kasi ang i-consider mo na inputs, A, B, C, X. Oops, mali. So, 1, 1, 1, 0. Okay. So, dito kay DA, we have 0, 1, 0, 1. And then the rest, 0. Tapos yung last 6, X. Okay. So, paano ang groupings dito? Anyone? Paano natin ilulup yan? Isang dalawahan. Okay, so hindi mo pwedeng isama to sa don't care eh. Okay, so yun lang yung choice mo dyan. D sub A will be pair and logic 1. Which is, ano equation nito, Bagasina? Anong equivalent niyan ng DA? Ba't BC? Hindi BC yan.
Mas lalong lumayo ka dun sa sagot. Yung iba, anong sagot dito? O, biligan nyo. And then? Okay. A not, B not, X. Okay? Okay, next. Try natin si DB. So, for DB. So, again, this is a four variable K-pop. Okay, so dito is 1, 0. 0, 0. 1, 0, 0. 1. Ba? Teka, tama ba? And then 1, 1, x, x na lahat. Okay, so paano ang groupings dito? Paano natin ito i-group? Mga logic 1 at don't care. Oh, Basilio. Alin, nasan yun? Nasan? Okay, so ito. Okay, and then? Chal. Okay, ano pa? Okay. So, meron tayong dalawang apatan, isang dalawahan. So, ang equation nito, Basilio. Ulit, ulit. A plus C not X not plus B C X. Tama ba? Okay, so tama. Okay, so ito na ngayon si D sub B. Okay, so for D sub C, ito na sa kabilang side. Okay, so 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, and then X. Okay, so paano ang groupings dito? Kay DC. Bihag. Apatan, okay. Sige. So, isa, ano pa? Okay. And then? So, pair lang, dalawa lang. Tama ba, bihag? Ha? Okay. So, isasama ko siya sa pair lang sila. Dalawa lang silang logic one. Okay. Tsaka ito, tama ba? Okay, so ano equation natin, Bihag? Ulit, 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 ulit. DC is equal to AX plus C not X plus not B, not C, at not X. Okay, so yung AX, ito yung nasa babang apat. Tama. And then yung CX, not yung nakatayo, apatan. Okay, tama. So this will be your DC. Okay, so for the output Y, dito na sa next slide.
Okay, so for output y, meron tayong 0, 1, 0, 1. So 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1 ulit. 0, 1, 0, 1. And then 2, 4, 6, 8, 0, 0. Then XX. Okay, so paano ang groupings ito? Ilalan to? Paano natin ito i-group? Sino gusto mag-try? Iba naman. Natawag ko na ba kayo lahat? Flores. Si Flores, nandiyan na? Oh, sige, kahit sino na. Sige, magkasina. Apatan, alin? Okay, so ito, puro logic one. Okay, so ano equation nito? Hmm? Ano equation natin? Ano one? Hindi yung magiging one. Oh, anyone? Iba. Ano ang sagot niya? Oh, sige, Flores. Okay, so A not X. Okay, tama. Okay, so paggagawin na natin to ng circuit, so, rewrite ko lang yung mga equation dito. So, y is a not x, dA, a not b not x. Okay, so in dB, yun ang dB natin. A plus C not X not. Okay. B, C, X. And then D sub C. Saan? Saan? Yung last equation ba? DC? Oo, ano? A not, B not, X not. Okay. Okay, tama. Hindi dapat ito si A not, B not, at X not. Okay. So, the rest, tama naman. Okay. Okay, so tama na. Kompleto na. Okay, so gawin natin siya ng circuit. Okay, so tatlong flip-flops. D flip-flops lahat. Okay, so this is, ano nga to? DA. This is DB. This is DC. So, meron ka dito ang clock.
clock pin, clock. And then connected sila sa common clock. Okay, so for DA, meron tayong ay output pa pala. So this is A at A not. This is B and B not. And then C, C not. Okay, so for A and gate, kailangan natin dito ng so A not. B not. And then X. Okay, so input X. Okay, so for D sub B, kailangan mo dito ng isang OR gate at dalawang AND gate. Okay, medyo complicated to my circuit. So, ang input mo dito, C not at X not. Nasaan yung C not? Ito. Then yung X not, pwede dito tayo kumuha. Okay, so this is C not, X not, and then BCX. So B. Ito yung B. C. And then X. Okay, so then may i-add ka pang A. So OR gate, input, input, and then A. Ano? Okay, so ito yung papasok sa D sub B. Pagpasensyahan nyo na yung drawing ko, ha? Okay, next. DC, we have AX. Alam ko naman gets nyo na yun. So, AX and gate. Tatlong AND gate. And then, may isang OR gate. Okay, so yung isa AND gate AX, nasaan yung A? Ito A. Ang gulo na. So this is A. And then X, ito X ito. Okay, so AX. And then CX not, nasaan yung C? Ito C. CX not, nasaan yung X not? Ito X not to. Pwede tayo dito kumuha. Dami ng jump. Okay, and then, A not, B not, X not. A not. Ito, A not. Ano kayo isa? B not. Ako po, nagkagulo na. Wait na, ayusin natin. So, susundan nyo lang na may equation. Medyo magulo lang pag dinrawing mo ng freehand. Lalo na pag ako nag-drawing kasi hindi ako magaling mag-drawing. Pero yung concept, I think, gets nyo na naman yan. Okay, so this is B not and then X not. Tapos ano kayo X not natin? Ito, X not to. Okay. Then, yun yung papasok kay D sub C. Okay. So, pagpasa. Ang kulang na lang pala dito, output. So, output, dito natin ilagay si output Y.
So ang output mo is A naught. So ito A naught at X. So kuha ka dito kay X. Okay, and then output Y. Okay, so question. So pagdating dun sa ibang flip-flop, same process, mababago lang yung flip-flop input values. The rest, tulad-tulad na yung process nyan. K-map ka and then draw the circuit. Excuse. Okay, so any clarification? Okay, so kung wala nang question, so next, sa Wednesday, hindi ko na kayo imi-meet. May upload na lang ako last lecture video. Continuation itong topic na to about counters. About registers and counters. And then after that, next week, final exam and quiz. Okay? So yung recorded natin, wait nyo na lang siya sa YouTube. So kompleto yun. Pati yung last lecture natin. So pag may question kayo sa last video na i-upload ko, so pwede nyo naman ako i-message. Okay, so if wala na question, so see you sa exam week. Bye-bye.